Fall for Mr. Bodyguard. Chapter 6, Part 6. Ma, gusto ko ho sana magpasama sa inyo sa doktor bukas. Wika ni Jack sa kanyang inang si Aling Nir na nakausap niya sa kusina ng apartment nila. Iniwan niya si Dan sa sala kung saan naroon sina Tintin at ang papa nila na siyang may birthday, ang boss na si Carl at ang asawa nitong si Ma'am Sheila na napakabait at maalalahanin. Kasama din ng mga ito ang mga anak na sina Carly na malaki na at ang kambal na lalaki at ang mga bodyguard ng mga ito. Napalagay na rin naman ang loob ni Dan sa mga ito dahil naroon si Carl na kilala nitong kaibigan ng daddy nito. Bakit, anak, may sakit ka ba? Anong nararamdaman mo? Nag-aalala namang tanong ng ginang. Teka, tatawagan ko ang papa mo para malaman din niya ang tungkol dito, dugtong nito na akma ng lalabas ng kusina. Ma, hindi naman ho ganun kalala ang sakit ko, tugon ni Jack na nagpapigil sa ginang. Napalapit itong muli sa kanya na nagtataka. Anong ibig mong sabihin, anak? Ano ba talaga ang nararamdaman mo? Tanong ulit nito. Kasi, ma, ilang linggo ko na ho itong nararamdaman. Alam niyo naman ho magmula pa noong bata ako kung ano ang mga ayaw at gusto kong pagkain. Ngayon, may mga pagkakataon ho na bigla na lang may pagkain pumapasok sa isip ko at nakakaramdam ho ako ng matinding gutom. Ang masaklap pa ho ay ang mga ayaw kong pagkain ang naiisip ko at sarap na sarap ho ako sa tuwing naiisip ko pa lang yon. Pagkatapos minsan na din hong sumakit ng matindi ang ulo ko at nang hina ang buong katawan ko. Ma, natatakot ho akong malaman ang sakit ko kaya gusto ko ho sanang magpasama sa inyo sa doktor para magpa-check up, mahabang paliwanag ng binata. Anak, kung babae ka lang huhulaan kong buntis ka. Pero imposible namang buntis ka nga, tugon ni Aling Mirna na naguguluhan. Hahaha, si mama talaga, nagpapatawa, natatawang wika ni Jack. Hindi. Kasi, anak, kung susumayan kasi ang mga nararamdaman mo ay sintomas ng isang buntis, wika ng ginang. Ma, wag nga ho kayong magbiro ng ganyan. Hindi naman ho ako babae para mabuntis, pakli ni Jack sa sinabi ng inang si Aling Mirna. Pero baka naman, anak, may nagalaw kang babae at ngayon nagdadalang tao na hindi mo alam. Pagkatapos ikaw ang naglilihi. Meron namang ganun, kasi ganyan kami dati ng papa mo nung ipinagbuntis kita. Siya ang nagilihi sa'yo kaya kita mo, manang-mana ka sa tatay mo, mahabang tugon ng ina. Biglang natahimik ang binata sa sinabing yun ng mama niya. Possible ba yun? Pero paano mangyayari yun gayong ilang doktor ang samuri sa kanya at iisa lang ang resulta? Naguguluhang napatitig siya sa kanyang ina. Pero, ma, nakalimutan niyo na ho ba ang sinabi ng doktor na hindi na raw ho ako maaari pang magkaanak dahil sa pagkakabaril sa akin, mariing wika niya. Mas mabuti nga siguro, anak, na magpatingin ka sa doktor. Ang sa akin lang naman ay hula. Hindi ko naman tiyak na yon talaga ang totoo mong nararamdaman. Sige, sasamahan kita bukas. Daanan mo na lang ako dito, anak, sang-ayon na lang ni Aling Mirna ngunit sa kanyang loob ay may nabuntis ito. Katulad na katulad ito kung pagbabasehan ang kwento nito sa nangyari sa papa nito noong ipinagbubuntis pa lang niya ito. Halika na, anak, bumalik na tayo sa sala, pagyayaya ng ginang. Oho, matamlay na tugon ni Jack. Tumayo siya sa kinauupuan at sumunod sa kanyang ina na nagpatiunan sa sala kung saan naroon ang kasiyahan. Habang papalapit ay pinagmasdan niya ang dalagang si Dance na ngayon ay nasa sulok na at kausap ang kasamahan niyang agent na si Aaron na kasama din ni Carl sa pagpunta dito. Ewan kung bakit nakaramdam siya ng disgusto sa tagpong yun. Gusto niyang hablutan ang dalaga at ilayo sa kasamahan kahit wala namang ginagawang masama ang mga ito. Anong ibig sabihin ng nararamdaman niya? Nagseselos ba siya sa kapwa niya agent? Shit! Mura niya sa isip. Maya-maya'y napatingin si Dance sa kanya at nagkatitigan sila. Come on, Dance, iuwi na kita sa inyo. Iniswika ni Jack na biglang hinawakan sa kamay ang dalaga at hinaila nang makalapit siya sa sulok na kinaroroonan ng mga ito habang kausap si Aaron. Sandali, aray. Reklamo ni Dance nang nasaktan sa mahigpit niyang pagkakahawak sa kamay nito. Hindi siya pinansin ni Jack na patuloy lang sa paghila sa kanya. Oh, Jack, anak, saan na kayo pupunta? Saka bakit mo siya hinihila? Alam mo namang buntis siya ah, malakas na tanong ng papa niya na nakaupo pa rin sa sala kaumpok sina Carl.
Sorry po, pa, hinding paumanhin niya. Ibabalik ko na ho siya sa mansyon nila. Tutuloy na ho kami, paalam niya sa kadiri-diritso nang lumabas ng bahay at tinungo ang kotseng nakaparada sa labas ng gate habang hila-hila pa rin si Dance. Pagkalapit sa sasakyan ay binuksan niya ang pintuan niyan at mabilis itong pinapasok sa loob. Agad siyang umikot sa may driver's seat at naupo doon. Paharurot niyang pinasibad ang kotse sa kahabaan ng highway sa 10 oras ng gabing yun. Slow down, please, pakiusap ni Dance na nakasuksok na sa gilid. Kitang-kita sa kanyang napakagandang mukha ang takot ng mga sandaling yun. Hininaan ni Jack ang pagpapatakbo hanggang sa tuluyan na yung inihinto sa gitna ng kalsada. Pagkatapos ay isinubsob niya ang mukha sa manibela habang gulong-gulo ang isip. Ano bang nangyayari sa'yo, Jack? Tanong ni Dance na hinihingal pa rin dahil sa takot na naramdaman. I don't know, tugon ng binata na muli nang nag-angat ng ulo. I really don't know what's happening in me. I don't understand why I hate seeing you with another guy. All I know is I want you to be mine alone, mahabang wika ni Jack na nakatitig ng matiim sa mga mata ng dalaga. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit ganun ang mga katagang lumabas sa kanyang bibig. Nanlaki naman ang bilugang mga mata ng dalaga pagkarinig sa sinabi niya. What do you mean? Nauutol na tanong niya. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko sa tuwing kasama kita, Dance. Yun ang totoo pero pilit ko yung ini-ignore at pinapalitan ng inis at galit na hindi ko alam kung para saan, pangungumpisal ni Jack. I think, I love you, Jack. Mabilis na wika ni Dance na pinutol ang kanyang sinasabi. I fell in love with you the very first moment that we meet at the bus. The moment I first laid my eyes on you, madamdaming dugtong pa ng dalaga. Hindi naman agad nakahuma ang binata sa pag-amin ni Dance sa damdamin nito. Nakatitig lang siya sa mga mata nito na puno ng pag-ibig para sa kanya. At ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ko, Jack. Sana naman sa pagkakataong ito paniwalaan mo na ako. Kailanman ay hindi ako nagsinungaling sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Pero kung hindi ka pa rin naniniwala sa akin, sige, tatanggapin ko. Bukas na bukas din ay aasikasuhin ko ang mga papeles ko at babalik na ako ng Sri Lanka. Doon na siguro ako mangganganak at mamumuhay ng tahimik habang buhay, malungkot na salaysay nito nang hindi siya nagsalita. Napabuntong hininga ito at ibabilang na sana ang mukha sa labas ng bintana ngunit bigla niyang hinawakan ito sa magkabilang pisngi at siniil ng halik na puno ng pagmamahal. I love you, Dance, bulong niya sa pagitan ng paghalik dito. I'm sorry for all the hurts that you've been through because of me. I'm so sorry, sweetheart, madamdaming dugtong pa niya. Mainit namang tinugo ng dalaga ang kanyang halik. Nagtagal ang halikan nila ng ilang minuto. Kapwa hinihingal sila ng maghiwalay. Bukas na bukas din ay muli akong magpapasuri sa doktor upang siguruhing nagkamali lang ang mga nauna nang tumingin sa akin. Ako man o hindi ang ama ng anak mo ay tatanggapin ko siya ng buong buo at mamahalin higit pa sa buhay ko, Dance. Thank you for loving me, Jack, tanging tubo ng dalaga. No. Thank you for loving me, Dance Enrile, wika ng binata. Naitakda ang kasal ni na Jack at Dance sa susunod na buwan. Namanhikan sila sa Lola Esmeralda ng dalaga na kapitbahay lang nila sa Nueva Ecija. Ang mga kaibigan naman ng dalaga ay wala pa rin dito sa bansa dahil inilayo na ito ng mga mayayaman ding magulang nang mangyari ang pagdukot kay Mr. Chito Enrile na ama ni Dance. Natakot kasi ang mga magulang ng mga ito na baka madamay ang mag-anak sa gulong nangyari sa pamilya Enrile. Nagkakausap lang ang mga ito sa telepono upang magkumustahan. Nangako naman ang mga itong darating sa araw ng kasal ng dalaga. Humingi na din ang mga ito ng tawad sa dalaga dahil sa paglalapit ng mga ito sa dalaga kay Alfie na isa palang anak ng miyembro ng sindikato. Ngayon ay magkasama sina Jack at Dance habang ginaganap ang kanilang engagement party na ginanap sa mansyon ng mga Enrile. Maraming bisita ang dumalo kabilang na sina Carl at ang asawang si Sheila. Naroon din ang kapwa agents ng binata pati na rin si Aaron na minsan na niyang pinagselosan.
Masayang-masaya naman ang Lola Esmeralda ni Dance habang nakamasi dito sa di kalayuan kasama ang mga magulang ni Jack. Nagtagal ang kasiyahan na inabot ng halos madaling araw na. Kasing na pumasok sa loob ng guest room na inuukupo niya si Jack habang pasipol-sipol. Pagkapaasok ay dumiritso siya sa banyo na nasa loob ng kwarto at nagbabad sa bathtub. May kung ilang minutong nakalublob sa tubig ang kanyang hubad na katawan at hindi niya namalayang nadlip siya doon. Naalimpungatan na lang siya nang may yumugyog sa kanya at ginigising siya. Tumambad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Dance nang imulat niya ang mga mata. Bigla siyang napatayo. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga pagkakita sa kanyang hubad na katawan na nalantad nang tumayo siya. Tayong tayo ang malaki at malusog niyang pagkalalaki. Napailing na lang siya pagkuway bumaba na. "What are you doing here? Why aren't you sleeping?" tanong niya. "I miss you," tugon ni Dance. Kinabukasan ay magkasamang nagpunta ng ospital sina Jack at Dance. Kasama din nila ang ina ni Jack na si Aling Mirna. "Mr. De La Paz, here's the result of your examination," wika ng doktor na samuri kay Jack. Kalalabas lang nito sa opisina nito at may hawak na papel. Napabilang ang tingin nilang tatlo sa doktor. "Yes, Doc," tugon ni Jack na napatayo mula sa bench kung saan nakaupo din sina Aling Mirna at Dance. Lumapit siya sa doktor at tinanggap ang papel na ibinigay sa kanya. Tinunghayan niya yun. "Base sa resulta, natamaan ang isang ugat mo sa may balakang na siyang naging dahilan upang magkaroon ng posibilidad na hindi ka na magkakaanak pa. Pero sasabihin ko sa iyo, Jack, maaari ka pa ring magkaanak kung ang magiging partner mo ay malusog at hindi baog," paliwanag ng doktor. Hindi naman nakahuma ang binata na nakatunghay lang sa papel na hawak. Ang nakasaad doon ay binigkas na ng doktor na samuri sa kanya ngayon. Ibig sabihin, niloko lang siya ng mga doktor na una nang tumingin sa kanya. Pero bigla siyang may naalala, ang sinabi ng doktor niya sa Amerika nung dalhin siya ng boss niya dun upang ipagamot. Sabi ng doktor na yon ay maaari pa daw siyang magkaanak kung bata pa at malusog at walang anumang iniindang sakit ang makakapareha niyang babae. Tama, sinabi yon ng doktor sa kanya ngunit hindi niya yun pinakinggan. Ang tanging itinanim lamang niya sa kanyang isipan ay ang mga salitang hindi na siya magkakaanak. "Oh, shit." Pulalas niya sa malakas na boses na nakalimutang kaharap niya ang doktor at ang kanyang ina. "I'm sorry, may naalala lang ho ako," hingi naman agad niya ng paliwanag sa mga ito. "It's okay, I hope," tugon ng doktor na tinapik siya al balikat. "I have to go now. May mga pasyente pang naghihintay sa akin," palom ng doktor. Nagpasalamat sila sa doktor pagkuway umalis na ito. Umuwi naman silang masaya. Ipinagtapat niya sa mga magulang na siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Dance and Lily. Matuling lumipas ang isang buwan hanggang sa dumating ang araw ng kasal ni na Jack at Dance. Magarbo ang pagkakaayos ng malaking simbahan ng San Agustin kung saan kasalukuyang ginaganap ang misa ng kanilang pag-iisang dibdib. Maraming dumalo sa engranding kasal ng dalawa na inisponsor ng boss ni Jack na si Carl Denmark Logo. Hindi niya matanggihan ang gusto ng boss kahit ang nais lang sana nila ni Dance ay simpleng ceremonials lamang para sa kasal nila. Sinorpresa sila ni Carl na siya palang nag-asikaso sa simbahan sa tulong ng best buddy ni Jack na si Troy at siya niyang kinuhang best man. Guwapo-guwapo ito sa suot na three-piece suit na kulay gray ngunit mas nangingibabaw pa rin ang kagwapuhan ng groom na nakasuot ng three-piece suit na kulay puti. Para sa kanyang bride na si Dance ay siya lang ang namumukod tanging napakagandang lalaki sa paningin nito. Bakas yun sa napakagandang mukha ng kanyang asawa na napakasexy pa rin sa suot na expensive wedding gown kahit halata na ang nakaumbok na tiyan nito dahil ganap ng limang buwan ang ipinagbubuntis nito. "I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride," wika ng pari na nagkasal sa kanila matapos ang mahabang misa. Dahanda ang itinaas ni Jack ang veil na nakaharang sa mukha ng asawa at tinitigan muna ito sa mga mata. "I love you so much, sweetheart," bulong niya pagkuway maingat na hinalikan ito sa mga labi. Nagtagal ng ilang minuto ang kanilang halikan. Nagpalakpakan naman ang lahat at isa-isa silang binati at niyakap. Masaya silang nagsalo-salo sa maraming pagkaing inihanda sa reception na ginanap naman sa mansyon ng mga Enrile. "Masayang-masaya ako para sa inyong dalawa, Iha, Iho.
Congratulations, bati ng Lola Esmeralda ni Dance na kontentong nakangiti sa kanila. Maluha-luhang niyakap nila ang matanda. Thank you so much po, Lola, sabay na tugon nilang mahigpit na niyakap ang matanda. Walang anuman, Iho, Iha. I'm sorry I'm late, wika ng kada rating lang na si Belinda Alcantara, ang doktora na tumingin kay Dance noong nahimite siya sa araw ng libing ng daddy niya. Tuloy-tuloy itong pumasok sa mansyon at dumiritso sa table na kinauupuan ng bagong kasal. Napat na naman si Dance pagkakita sa kinainisang doktora. Nag-iba ang ekspresyon ng kanyang masayang mukha at napalitan yun ng pagkainis para sa bagong dating. Nadagdagan pa yon na nang biglang tumayo si Jack at mabilis na sinalubong ang malanding doktora at nagyakap ang dalawa. Napatayo siya at humakbang palayo sa pagtitipon. Mabilis niyang nilisan ang lugar na yon at natagpuan niya ang sarili sa likod ng bahay sa may harding. Umiyak siya ng umiyak doon hanggang sa nakatulog siya nang hindi niya namamalayan. Sweetheart, wake up. Oh shit. Come on, sweetheart, open your eyes, please. Mga katagang unti-unting gumigising sa diwa ni Dance. Naalimpungatan siya at biglang napabangon. Tumambad sa harapan niya ang nag-aalalang mukha ni Jack katabi ang malanding doktora na bakas din ang matinding pag-aalala sa kanya at ang maraming mukha ng mga bisita kabilang na ang mga magulang ni Jack at si Lola Esmeralda. Di bakit? Nauutol na tanong niya na napayuko. Anong nangyayari? Bakit ka biglang nag-walk out, sweetheart? Nag-aalalang tanong ni Jack na hinawakan siya sa magkabilang pisngi. I don't know, tugon niya. Hay nako, alam ko na kung bakit, wika ni Belinda na bahagyang nakangiti. May naamoy itong kakaiba sa mga kilos ni Dance. Napabilang naman ang nagtatanong na mga mata ang lahat sa dalaga. What do you mean, Belle? Tanong naman agad ni Jack. Ano pa, edi nagseselos sa akin ang asawa mo, panunukso ni Belinda. Hindi mo pa nga pala ako formal na ipinakikilala sa kanya eh. Oh I forgot, tugon ni Jack na binalingan si Dance. Sweetheart, I want you to meet my long lost cousin, Belinda Alcantara. Napatdo si Dance sa nalaman. Tell me, Jack, kailan mo nalaman na mahal mo ako? Malambing na tanong ni Dance sa asawa. Nakahiga sila sa kama habang magkayakap ang kanilang hubad na katawan. Katatapos lang ng mainit na pag-iisa ng kanilang mga katawan. Pagkatapos ng kanilang kasal ay sinorpresa naman sila ng pinsan ni Carl na si Reid na dumalo din noong kasal nila. Binigyan sila nito ng free ticket para sa isang buwang honeymoon sa Dubai. Ngayon ay mag-iisang linggo na sila dito sa Dubai at inuubos nila ang kanilang buong maghapon sa pamamasyal sa iba't ibang lugar pasyalan dito at pagdating naman sa gabi ay masaya silang nagsasalo sa isang mainit na pagniniig tulad ngayon. I have loved you since the day I met you, sweetheart, tugon ni Jack na hinahaplos-haplos ang pisngi ng asawa habang nakaunan ito sa braso niya. I'm sure of that, pero pilit ko yung pinagtatakpan at pinapalitan ng inis dahil natatakot akong ma-reject mo. Lalo na nung kunin akong bodyguard ng daddy mo para sayo. Ang nasa isip ko lagi noon ay wala akong yamang maipagmamalaki sayo. Hindi ko maibibigay ang buhay na nakasanayan mo. At wala akong ibang may aalay sa'yo kundi ang tanging pangalan ko lang nabigay ng mga magulang ko, sweetheart. Kaya mas pinili kong masaktan kita ng maaga kesa maghirap ka sa piling ko, madamdaming paliwanag ni Jack. Oh, Jack, naluluhang tugon ni Dance. Kahit sino ka pa, mahal kita at mamahalin kita hanggang wakas. Alam mo bang labis akong nasaktan noong binaliwala mo ako habang nagpapalam ako sa'yo nung paalis na kami ni Daddy papuntang Sri Lanka? At nung magbuntis na ako'y sobra akong natakot at nag-alala kung paano ko bubuhayin mag-isa ang anak natin. Natakot kasi akong ipagtapat sa iyo ang tungkol dito dahil baka itanggi mo tulad ng nangyari, mahabang wika ni Dance. Niyakap naman siya ng asawa. I'm so sorry, sweetheart. Please forgive me, bukal sa loob na hingi niya ng paumanhin. I love you, too. Finalit last part. Matuling lumipas ang mga araw at buwan. Ngayon ay kabuwanan na ni Dance na malaking-malaki na ang tiyan. Masaya silang nagsama ni Jack sa mansyon nila at ito na ang namahala sa kumpanyang itinayo ng daddy niya na hindi niya alam.
Ang Dance Marie Incorporated na ayon sa asawa ay sorpresa dapat daw yun ang daddy niya pagbalik niya dito sa Pilipinas pagkatapos sana ng problema nito sa mag-asawang Nusfro at sa anak ng mga itong si Alfie na gusto silang patayin at kamkamin ang kayamanan ng daddy niya. Sinadya daw ng lalaki na makipaglapit sa kanya upang maisakatuparan ang masamang balak laban sa kanilang mag-ama. Ngunit tapos na ang lahat ng unos at patay na ang mga masasamang tao sa tulong ni Carl at ng mga tauhan nito lalong-lalo na ni Jack na ibinuwis ang buhay para sa kanyang daddy. Namatay man ang daddy niya ay ginawa pa rin ng asawa ang lahat ng kaya nito. Ouch! Sambit ni Dance nang biglang nakaramdam ng kirot na samigid sa kanyang sinapupunan. Oh, sweetheart, what's wrong? Nag-aalalang tanong ni Jack na palapit at nakitang napangiwi ang asawa habang nakaupo sa may hardin. Sumakit kasi ang tiyan ko, tubo ni Dance na tuluyan ng nakaramdam ng sunod-sunod na pananakit ng tiyan. Ah, manggang anak na yata ako, Jack. Napasigaw na siya. Mabilis naman siyang dinala ni Jack sa ospital at doon ay nanganak siya ng isang malusog na sanggol na babae. Hindi na kailangan pang ipasailalim sa DNA ang bata dahil kitang-kita ang ebidensya na anak ito ni Jack dahil manang-mana ang bata sa ama. Habang lumalaki ay lalong nagiging kamukha ito ni Jack na lubos nilang ikinatuwa. Lalo namang minahal ni Jack ang kanyang mag-ina na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang hamon ng buhay. Ngayon ay maglilimang taon na silang kasal at buntis naman si Dan sa kanilang pangalawang anak. Masayang-masaya si Dan sa piling ng kanyang lifetime bodyguard na si Jackson Kyle de la Paz. Thank you all heart.